Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay kabilang po sa al-jumla al-fi'liya. Al-jumla al-fi'liya. Ibig sabihin, ang pangungusap na nagsisimula sa fi'liya. Ang fi'liya ay maaari magsimula sa fi'l o kaya ay sa fa'il. Okay? O kaya sa fi'l o kaya sa fa'il. Dito naman, ang ating pag-usapan ay naw'ul fa'il bi'atibari lafdihi. Ang klase ng fa'il, yung gumawa, bi'atibari lafdihi sa pamagitan ng pagbibikas dito. Pamagitan ng pagtutukoy sa fa'il. Mayroong tatlong klase ang naw'ul fa'il na ito na sa pamagitan ng pagtutukoy sa fa'il. Unang klase ay ismun dhahirun. Ang ismun dhahirun ay ismun na bahir. Malinaw siya. Nakikita mo siya kung sino ang fa'il. Okay? So dito, una, halimbawa, dahaba Ahmadun ila suqi. Dahaba, fi'al madhi, pumunta, umalis. Ahmadun ay si Ahmad. Malinaw kung sino ang gumawa. Ila suq. So sinong pumunta? Si Ahmad. So dito yung fa'il natin, si Ahmad na malinaw. Ismun dhahirun. Malinaw yung fa'il natin na si Ahmad. Okay. Magbigay tayo ng halimbawa sa pambabae. Dhahabat Fatimatu ila suq. Dhahabat ay pumunta o umalis si Fatima papunta ng palengke. Okay. Dito, ang Fatima, siya yung fa'il natin na ismun dhahirun. Siya ay pangalan na malinaw. Kasi Fatima, merong Fatima. Pero nilagyan natin dito ng ta, a, at ta'nith. Bakit? Kasi babae siya. So pag sinabing Fatima, ay kailangan lagyan mo dito ng ta at ta'nith. Kaya, dhahabat. Kapag lalaki ay, alimbawa, Ahmad, dhahaba. Kasi ang dhahaba, pumunta ay panglalaki. Ang fa'il natin ay lalaki. So dhahaba Ahmadun. Malinaw yung fa'il. Dhahabat Fatimatu. Malinaw yung fa'il. Kaya yung tinatawag na ismun dhahirun. Okay. Pangalawang klase ay dhamir bariz. Ibig sabihin ay dhamir, wala, hindi siya ism, hindi siya malinaw, pero dhamir siya na nagre-representative siya sa ism na malinaw siya. Malinaw siya. Okay? Pero makikita mo siya, yung bariz, makikita mo siya. Pero hindi siya tinatawag na ismun dhahirun. Hindi siya ism dhahirin. Wala kang makikita na pangalan. Okay? So dito, dhamirun barizun. Dhamirun barizun. Halimbawa, dahabtu ila suqi. Dahabtu ila suqi. Pumunta ako ng palengke. Nasaan ako dyan? Diba walang pangalan? Ha? Wala dyan yung pangalan na malinaw? Okay, dito makikita mo, ito yung tu, ta al-fa'il. Ta al-fa'il. Yan ang tinatawag na ta'al-fa'il na kabilang sa mga halimbawa ng damir bariz yung ta'al-fa'il. So, dahabtu na ito ay ang kanyang nire-represent ay ana, ako. So, dahabtu, pumunta ako, ana, ila suq, pumunta ako sa palengke. So, walang malinaw, hindi siya tinatawag na, walang mga malinaw na ism, pangalan na fa'il. So, sinong fa'il, sinong gumawa? Ikaw. Dahabtu. To. So yung ito, fi'il madhi, tapos itong to ay tinatawag na ta al-fa'il na siya yung fa'il. Siya yung fa'il. Siya yung gumawa. Ha? Siya yung gumawa. Kaya lang, damir bari siya. Damir siya. Nang kanyang na nire-represent ay ana. So pumunta ako sa palengke. Ikaw ngayon ang nagsasalita na ikaw ang fa'il. So, ito yung ta al-fa'il, siya yung fa'il dito. Siya itinatawag na damir baris. Makikita mo siya. Baris siya, to. Ha? Ang kanyang nirepresent ay ana. Pero hindi siya ismun dhahirun. Wala siyang pangalan na malinaw. Okay. Katulad din ng dahabta, dahabti, pare-parehas yan. Okay. Dito, pangatlo ay yung damirun mustatir. Damirun mustatir. Yung damir na nagtatago. Dhamir na nagtatago. Hindi mo siya talaga makita. Saan dyan? Okay. Halimbawa ay sa fi'l amr. Idhab. Idhab. Pumunta ka. Umalis ka. Ijlis. Nasaan ang nasaan ang fa'il? Sinong gumawa? So dito makikita natin na ang dhamir mustatir dito, ang dhamir na nagtatago dito ay si anta. Yung kausap mo. Kausap mo mismo. Idhab.
Sino yung kinakausap mo? Sino yung gagawa? Sino yung pinapaalis mo? Sino ang fa'il? Sino ang fa'il dito? Ang fa'il dito ay anta, yung kausap mo. Yung kausap mo. So malinaw na ito ay mustatir. Mustatir ay nagtatago. So pag sinabi mong idhab, yan ay kumpletong salita. Idhab. Sino ang fa'il? Ito ay fi'il amr. Tapos, ang fa'il niya ay, ang fa'il niya ay dhamir mustatir na anta. Dhamir na nagtatago na ang kanyang nire-representative ay anta. Anta. Okay? Katulad ng ijlis. Sino ang ano fa'il? Yung kausap mo. Siya ay dhamir mustatir. Dhamir na nagtatago na siya ay anta. Anta, yung kausap mo. Okay. Dito naman, dhamir baris, yan yung dhahabtu, yan yung mga ta, kabilang dyan yung ta'ul fa'il, na tu, ta, ti. Ha? Yan yung mga halimbawa niya. So yan po ang klase ng fa'il sa pamagitan ng pagbanggit sa mga fa'il. So merong klase po ng dhamir baris at saka dhamir mustatir, na yun ang kukunin natin sa ibang pag-aral. Ang ismun dhahirun ay ito lang siya, pero ang ismun dhamirun barizun at saka dhamirun mustatir ay mayroon pong mga klase yan. Yun pong kukunin natin sa ibang mga pag-aaral natin. InsyaAllah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.